Ang pag-utot ay araw-araw na ginagawa ng kahit sino mang tao. Abnormal ang isang taong hindi umuutot dahil ito ay isang normal na gawain ng bawat tao. Ang pag-utot ay isang nakakahiyang reaksyon ng katawan upang mailabas ang hangin na naipon dito. Ang hangin na lumalabas sa ating kwitan ay madalas may mabahong amoy at nakakagawa ng nakakatawang tunog, kaya naman maraming tao ang pinipigilan ito. Ngunit, alam nyo ba na ang pagtigil ng utot ay may masamang epekto sa iyong katawan? At ang madalas namang pag-utot ay makakabuti sa iyong katawan. Para mas maintindihan nyo kung bakit mabuti ang pag-utot, bibigyan namin kayo ng 5 binipisyo na maaari nyong makuha sa madalas na pag-utot. Heto ang 5 binipisyo ng pag-utot. Una, nababawasan ang pamamaga ng tiyan o bloated stomach. Ang pamamaga ng tiyan ay hindi delikado, ngunit maaari itong magbigay ng hindi magandang pakiramdam. Ang bloated stomach ay minsang dahilan ng pag-ipo ng tubig sa katawan o tiyan ng tao. Maaari ring ito ay dahilan ng naipong gas, at ang pag-utot ay isang magandang paraan upang mabawasan ang paglaki at pamamaga ng iyong tiyan. Pangalawa, napapanatili ang magandang kalusugan ng kolon. Ang paglabas ng hangin sa iyong bituka ay nakakatulong upang panatilihin ang magandang kondisyon ng iyong kolon. Sa isang pag-aaral, ang pagpipigil raw ng pag-utot ay maaaring makapinsala sa kolon at digestive tract ng isang tao at magresulta ng ilang sakit. Pangatlo, maaaring maging babala ito upang malaman mo ang ibang problema mo sa kalusugan. Ang patuloy na pag-utot na may kasamang pagsakit ng tiyan ay isang sinyales ng problema sa bituka. Maaaring may problema sa lactose intolerance o kaya naman ay kanser sa kolon. Huwag baliwalain ang hindi normal na pag-utot dahil maaari itong magresulta sa seryosong karamdaman. Pang-apat, ang amoy ng utot ay mabuti sa iyong kalusugan. Ang utot ay mayroong hydrogen sulfide na taglay na maaaring protektahan ka sa anumang sakit na maaari mong makuha. Ang pag-amoy ng utot ay maaaring makatulong upang labanan ang sakit sa puso, stroke, at pagkapinsala ng cells sa iyong katawan. Panglima, tumutulong upang mabalanse ang iyong diet. Ang dalas ng iyong pag-utot ay makakatulong upang malaman mo kung anong sustansya ang kulang sa iyong katawan. Kapag sobrang dalang ang iyong pag-utot, ibig sabihin nito ay kulang ka sa fiber. Kaya naman kapag napapansin mo na halos hindi ka umutot sa loob ng isang araw, kumain ka ng mga pagkaing mayaman sa fiber. Ang pagkain naman ng sobrang karne ay maaari magpabaho ng sobra sa iyong utot. At alam naman natin na ang sobrang pagkain ng karne ay masama sa kalusugan. Kaya naman kapag naaamoy na sobrang baho ng iyong utot, kailangan mo na bawasan ang pagkain mo ng karne. Kaya hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan i-share ang video na ito.